Tulad ng mga Espanyol, maraming pagbabago ang dala ng pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. At hanggang sa kasalukuyan, makikita at madarama pa rin natin ang impluensya nila sa atin. Katulad na lamang ng pagtangkilik natin sa mga produktong stateside o gawa sa Amerika. Isang halimbawa ay ang produktong Levi's. Isa itong kilalang brand ng pantalon na gawang Amerika. May kamahalan ito, subalit hanggang ngayon, ito pa rin ang pangunahing brand na binibili ng mga Pilipino. Sa paniniwalang mas maganda at mas matibay ito. Sa patunayan na, marami nang gumagaya sa design nito dito sa atin. Ayon sa aking nanay, noong panahon nag-aaral pa siya sa Maynila, may patahian ng pantalong Levi's sa ilalim ng recto underpass. At dito nagpapatahi ang mga Pilipino na nais magkaroon ng Levi's na pantalon sa murang halaga, sapagkat ito'y ginaya lamang at gumamit ng pekeng logo. Ito ay sa kabila ng marami namang lokal na produkto na gawa sa atin na mas mura at matibay din naman. Dahil sa pagsakop ng mga Amerikano sa atin, nasanay ang mga Pilipino sa paggamit ng mga bagay na yari sa Amerika at napabayaan ang produktong sariling atin. Para sa kanila, ang mga bagay na gawa sa United States, mga kaugalian at gawi, pagsasalita at kultura, ay mas maganda at mas mabuti kaysa sa sariling atin. At ito nga ang epekto ng colonial mentality. Dahil sa colonial mentality, nagbago ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sariling kultura, mga produkto, pag-uugali, pananamit, at maging sa pagsasalita, pagpili ng pagkain at pangalan, musika, sayaw, at sports. Nawawala na nga ba ang sariling pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino?